Yung mga prutas ngayon, malapit na ang New Year, di ba? Buti nagbalot ako nung ano. Doon sa studio. Tama ba, Mr. Calon? Kaya mahalaga talaga na hindi lang natin i-display ang mga pampaswerte na prutas. Kainin natin para walang tapon kasi sayang para masulit natin. Of course, yun na nga eh. Sabi ko, may iwan nyo nasa studio, kaya inuwi ko. Kung walang tapon na rin lang, eh ganyan din sa Calawan, Laguna. Dahil kahit balat ng pinya, eh nagagawa pa nila ito. Ito, New Hope product. Wow. Yan ang kwentong inalam ni JP Soriano. Hindi na lang laman ng pinya ang pwedeng kainin sa Calawan, Laguna, kung saan ito pangunahing produkto. Wala raw tapon sa pinya, kahit pa pinagbalatan na mata. To see is to believe. Sa maniwala kayo't sa hindi, tanging mga mata ng pinya ang ginagamit sa paggawa ng champoy ni Ana. Tuwing tag-init ang anihan ng pinya sa Calawan, kaya sa panahong kakaunti ang ani, dapat walang masayang na parte ng pinya. Pagka gantong walang gaanong pinya, malaking panghihinayang para sa akin na matapon na lang basta-basta yung mga mata ng pinya. Kasi pagka mabilis ang gawa, pati yung laman halos nadadala na. Ang mga laman ay itinatabi naman niya para gawing pinya pie at bar. Dapat alam mo na ang pinya ay hindi pine o apple, kundi isang berry. Binubuo ito ng maliliit na berries na nagkumpulan sa isang tangkay para makabuo ng isang malaking prutas. Sa tulong ng Department of Trade and Industry ng Laguna, ang mga mata ng pinya, unang sinubukan ni Ana sa paggawa ng champoy. Ang very common na champoy is ang produkto ng sampalok eh. So naisip ko, ano kaya kung pinya naman ang ilalahok sa paggawa ng champoy? Iipunin muna ni Ana ang mga mata ng pinya at dudurugin sa blender. Lalagyan ito ng asin at pampalasa. Lulutuin at unti-unting hahaluan ng asukal. Hahayaang maiga hanggang maging malapaste ang itsura. Isasalin sa hulmahan at saka hihiwain ng maliliit na piraso. From pinya champoy, marami na kaming variants. Meron na kaming pinya pastillas, pinya ube, pinya mangga, pinya buko pandan, and meron na rin kaming pinya champoy na spicy naman. 35 pesos kada pouch binibenta ni Ana ang mga candy. Masarap po siya. Meron siyang tamis at asim, tapos may kasama siyang anghang. Parang sampalok po. Marami rin daw ang nagugulat kapag nalamang gawa sa mata ng pinya ang natikmang candy. Pinya po pala siya. Hindi, parang sa tingin ko, hindi po siya mukhang pinya. Sa akin, parang purong sampalok po siya. Pinag-aaralan na rin ni Ana na gamitin ang mata ng pinya o pinagbalatan nito sa iba pa niyang produkto. Masaya po dahil kahit pa paano, kahit maliit pa lang po itong aming business, ay kahit pa paano nakakatulong na rin po kami dito sa aming mga mamamayan. Looks can be deceiving. Dahil lang inaakala mong patapon na, mapakikinabangan pa. Kailangan lang ng talas ng mata at isipan para masulit ang sarap na iyong hinahanap. Ako po si JP Soriano at yan ang kwentong dapat alam mo.